So, hi everyone. My name is J.L. Badrina and I'm a pastor, a worship leader, a lead guitarist. I'm also a bass player, keyboardist, and drummer. Yun yung mga ministry ko inside the church. So, I'm a church guitarist, worship guitarist. Di po ako nagbabanda, hindi ako tumutugtog sa mga ano, mga banda-banda ganun. Wala akong banda. I've been a guitar player since I was 8. So, mahaba-haba na rin akong gitarista. I'm already 20 years old right now. So, mga 12 years mahigit or 11 years. Kasi, ayun, nag-aaral ako ng gitara nung dumalo ako sa church namin. So, batang-bata pa at marami ako natutunan. Marami akong mga naging experience sa pag-gitara. So, sabi nga ng Bible na kung ano man meron tayo, dapat nating ibahagi. Dapat nating share, like the word of God, we need to share it kapag natanggap natin ito. So, right now, I want to share all my talents, all my learnings. I want to share what I know sa pag-gitara. Sa pagiging isang gitarista or lead guitarist. So, main topic muna natin yan para sa mga intermediate player. Next time, I will be talking about mga acoustic, mga pag-acoustic or pag-rhythm guitar player. Okay? So, my main topic for now is bilang isang lead guitarist, pag-a-adlib. So, marami kasi nagre-request na, Kuya, turuan mo naman kami. So, even though wala ako yung dyan, face-to-face, but I hope this lesson will be a learning to you guys. So, without further ado, let's start this lesson. Okay, so explain ko muna rin ko. I'm using my Cort Z44. It's a 10-year-old guitar. It's a signature guitar from Ian Constantino. So, this is my favorite guitar. Kasi, gitara to ng master ko. Shout out kay Master Noe Articulo. So, binili ko sa kanya ng 8,000. Binirefret. And, ayun. This is a Cort Xenox 44 with AOR, Academy of Rock lang yung tatak niya dahil signature guitar ni Ian Constantino nung siya nag-endorse sa Academy of Rock. It is a active, it has a EMG active pickups, but it sounds very nice. And from my guitar to my guitar effects, may brand new. So praise God, for brand new NoX MG30. So gamit ko siya for modulations, compressor, volume pedal, wah-wah, and ano pa ba? Amp sim, IRs, impulse response, modulations, delay and reverb, saka scenes. So, marami siyang purpose. And, sa effects loop niya, I'm using my Joyo King of Kings. Also, brand new lahat ng mga gamit ko ngayon, brand new. God's glory, God's grace sa akin. So, my King of Kings, Joyo King of Kings is my main drive. May main overdrive. So, may hinintay pa akong isa yung Joyo Baachin for my high gain tones. So, ayun, yun ang recall. Direkta sa aking Laney LX65R. Cut ko na lang mamaya video, bigay na lang ng picture. Direkta sa aking Laney LX65R. Sa amp return ako nakasaksak. To give the natural tone ng NoX MG30. So, I'm using a matchless DC30 na amp simulation and much less DC30 na IR. So this is how it sounds without the Joyo King of Kings. So it's a very nice sounding guitar effects and I love it. So this is my main drive. Main overdrive, the Joyo King of Kings. So this is my main overdrive. Ginagamit ko to sa mga worship tones na pag mga medyo magdumi ng konti. Yan. So that's my main. So let's start this guitar lesson. So, share ko lang yun. medyo mahilig akong mag-share kasi madaldal akong tao. So, let's start.
ano ang lesson natin for today sa pag-gitara? So, my main topic for right now is guitar techniques. Paano, ano yung mga importanteng guitar techniques na ginagamit sa mga churches. Bukod sa guitar techniques, sa pag-lead natin, paano maging malinis, maayos, plakado, malinis talaga ang ating pag-lead kapag sumipra tayo ng isang kanta. Paano, ano yung mga guitar exercises na dapat nating ginagawa bilang isang gitarista to enhance our talent and to enhance kung ano yung mga yung ating mga daliri para hindi nangangalawang kung tawagin. So, ayun, yung mga ano, saka mga skills na rin, skills, ano pa ba? Sama ko na rin yung, tawag dito? Kung paano mag gumawa ng lead, okay? Kung paano mag-create ng mga solo. So, let's start with guitar techniques, okay? So, naka-open yung overdrive. Kapag nag-lead tayo, usually kailangan natin ng guitar techniques. Bakit? I'll give you an example. Halimbawa, this song, In Jesus' Name by Darlan Check. So, tatanggalan ko ng techniques. No techniques, walang lahat. So, just the lead, okay? Yung okay, example. So, okay naman, sa nota. Sumabit lang ako konti. Sa nota naman yung lead natin, na tama naman yung pinipick natin. Pero, kung tawagin ko, may kulang. So, kailangan, kumbaga sa isang pagkain, kapag hindi ka, pag okay lang siya, hindi siya masarap, medyo kulang. So, ganun din sa pag-lead ng gitara. Sa paggagawa ng lead or sa pag-solo, guitar solo. Kailangan may flavor. Kailangan niya may lasa. Swak dapat yung lasa na ginagawa natin sa ating gitara. So, bigyan ko ng example. This is yung walang techniques. Yan, ganun. Pero pag nilagyan natin naman techniques, excuse me, kapag nilagyan natin ng techniques, kagaya ng this technique, hammer on, pick ka muna, then patong ng daliri. Yan. That is hammer on. Yan, hammer on. Ang pull off naman, pabaliktad. Pahila naman. Pick muna, tapos hila pabalik. Hammer on. Pull off. Then, mga slide. Yan, slide. Isa sa mga mahalagang mga guitar techniques. And vibrato. Yan, para mo lang pinanginginig. Yan, vibrato. Isa sa pinakamahalagang. So, with that three basic techniques, ganito yung magiging tunog niya. So, ito yung walang technique. So, ito yung may technique. Yun. So, medyo mas maganda na siya pakinggan, kumbaga. So, napakahalaga talaga ng guitar techniques. So, that's isa sa gusto kong mga ituro. Yung mga basic na yun. Guitar techniques. So, meron na tayong hammer on, pull off, slide. So, may mga iba pang mga techniques, pero tingin ko hindi naman gano'n siyang mahalaga. So, you know, slide sa, ay, vibrato pa pala. So, yun, hammer on, pull off, slide, tapos vibrato. Yan. Yung apat pa lang na yun, napakalaki na ng ating magagawa. So, pwede ka rin isa pa sa mga, tawag ito, mga techniques na gusto ko, yung mga alternate picking, yun. Para lang mapapractice natin. Pag sinabing alternate picking, baba, taas, baba, taas, baba, taas. Yan. Techniques. So, sama ko lang sa mga techniques.
pag nag-delete po tayo, make sure na nagsusustain. Yan, yung kumbaga pinapatagal natin yung nakalagay lang yung daliri sa nota. Kasi kapag hindi natin sinustain, patay agad yung tunog. Kumbaga, ganun lang. Kailangan isusustain natin. Hayaan natin yung mga daliri natin na nakalapat sa fretboard. Yan, sustain. Mahalaga yon. So, isa pa sa gusto kong i-address, linisin natin na mabuti yung paglilid natin. Lagyan natin ng techniques. So, hammer on, pull off, slide, vibrato, plus alternating. Yan. Linisin natin mabuti lahat. Kung maaari, wala tayong sasabitang nota. Yan. So, yun. Meron na tayong techniques. So, another I want to address is, kung para mas ma-enhance natin yung paglilid natin, is yung mga, dito? Mga guitar exercises, yun. So, ito ginagawa ko. Kung sa iba, sabi nila mali daw or hindi daw dapat. Napaka-boring daw. Sa akin, hindi. Nakatulong sa akin. Alternate picking, chromatic scale hanggang makaabot tayo ng 12 fret. So ganito yung ginagawa ko. Balik naman. Pero ganun pa rin. Pa-urong pa rin, hindi pa-sulong. Basta yun. Set nun. And then, pabalik naman. So, next, pabalik naman. So, ito. Tatlong nota naman, yung ganito. Kung kaya nyo yung ganito kahabang daliri, medyo mahirap. Thank you.
na ginagawa ko. So, yung mga basic lang. So, kaya-kaya nyo yun. Medyo masakit lang sa kamay yung ganito. Kasi kailangan mahaba-haba yung daliri mo. Well, pero pag hindi nyo kaya, kahit yung ganyan na lang. Sakay pabalik. So, yun. That's my guitar finger exercises. Alternate picking, ha? Babataas, babataas, babataas. So, yun yung aking mga guitar exercises. So, we talk about techniques, guitar exercises. Let's talk about naman kung paano gumawa ng lead. So, one of the basic things to do para gumawa ng lead is gamit kayo ng tinatawag na backing track. So, search lang kayo. So, mga medyo magagandang backing track is sa YouTube, search lang kayo ng mga Neo Soul backing track, baka makahelp sa inyo. So, bigyan ko yung example. So, gawa na lang ako ng from looper. So, paano nga ba? Hindi pa ako ganun sanay sa pedal ko. Naninibago pa ako. Ah, okay. Fasolatido scale. Space na yun, ma-maximize nyo lahat ng notes. Bawa. O, example ulit. Bawa.
Maximize mo. Yung sa yung tatlong nota na ma-maximize. So, yun. Isa yun sa mga tips ko para sa pag-lead. Then, lastly, I want to talk about scales. So, BJL, anong ginagamit mong skala sa gitara? May mga nagtatanong sa akin. Madalas kong gamitin these two very basic scales na pinakamahalaga sa praise and worship, saan mang genre, madalas gamitin. Is one, what we call the diatonic or the major scale. Major scale is Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do scale. So one of the most commonly used at pinakamahalagang mga skala sa gitara. And number two, you are right, the pentatonic scale. And the number three that I use, it's what I call the major scale with a hybrid of pentatonic scale. So ginagawa ko ganito. Pinagsama siyang pentatonic and major scale. So sa paggawa ng lead, napakahalaga ng skala para meron kang pattern, but kailangan sa paggagawa ng lead, hindi dapat tunog iskala. Kailangan tunog like you're doing something good. Skala. So, ito yung pattern. Pattern 1, so pentatonic. 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4. Then, pabalik. Then, sunod, next pattern is the major pentatonic. Kung saan ka natapos, doon ka magsisimula. Kagaya nito, dito ka nagsimula natapos, doon ka magsisimula. The major pentatonic. So, 2-4, 1-4, 1-4, 1-3, 2-4, 2-4. Again, pentatonic, 1-4, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-4. Then, ito naman yung magiging starting point mo kung saan ka natapos. 2-4, 1-4, 1-4, 1-3, 2-4, 2-4. Ay. Then, sa palik naman. So, meron pang isang pattern sa pabalik. So, ito, para sa inyo to guys, ha.
So, pabalik. Kung saan ka naman nagsimula, dun ka naman, ay kung saan ka naman nagsimula dito, pabalik lang. So, this is the pattern. So, ito yung pentatonic. So, ito. 4, bato? sorry. 4, 2, 4, 2, tapos 4, 1, 4, 2, 4, 2. So, 2, 4, 2, 4, at sige, ganito na lang. 2, 4, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 2, 4, 2, 4. So, ulitin natin. Ito yung pentatonic. Ito naman yung isa. Ay. Then yung major pentatonic. Dito naman yun. 2, 4, 1, 4, 1, 4, 2, 4. Ay, 1, 3, 2, 4, 2, 4. Isa pa. 2, 4, 1, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 4. Kala na, so create your tone there, so gawin nyo lang, so suggest ko sa inyo sa pag-lead, sug-sug lang, kailangan tama yung nota, siprayin nyo na lang to, yung baba, key of G, yung para lumamak pa yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, siprayin nyo lang yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, wala na ako sa tono. Ayun, siprahin nyo lang yun. Makakagawa ng lead. Pero suggest ko sa inyo, if you're a beginner, bago lang kayo sa pag-lead, ang gawin nyo po is, susug-sug lang, tapos pakinggan nyo kung tama yung nota. Maririnig nyo naman pag mali kayo. Baba, ito. KFG. Pag may mali yan, ganito tunog. Yun, mali agad. So, maririnig yun. So, we talk about techniques, we talk about scales, we talk about exercises, at kung paano gumawa ng lead. So, that's it for today. So, yun lang. At maging happy lang sa pag-gitara. If you have a question, feel free to message me. DM me, my profile JL Badrina, or feel free to comment down below kung ano yung mga tanong mo. So, I will answer it truthfully at kung hanggang sa makakaya ko. So, yun lang guys, and I hope may mga natutunan kayo. And God bless everyone. Stay safe. Peace.